Hello, Thirdies! Ayos lang ako konti. Ayan. So, kung nanonood kayo ngayon, obviously, kasi alam niyo yung sinasabi ko, gusto niyong malaman kung anong nangyari sa akin kahapon, kung anong nangyari dito sa channel na to, no? Madaling salita, nakakpo yung channel natin. Na-stress din ako, ganito yung nangyari. Nagising ako kahapon na ang dami nagme-message sa akin. Kuya Claro, ano nangyari sa channel mo? Ano nangyari sa channel mo? Ganyan. Bakit hindi na namin mahanap? Nag-message din sa akin yung friend ko, si Planet Mars, yung channel niya. Sabi niya, hindi ko alam kung sino, parang bigka mag-anak siya na ano, nanonood sa akin. Tinanong daw sa kanya, ba't hindi na mahanap yung channel ko? Sabi, bakit meron? At nalaman ko, no, na nahack pala ako. Unang naramdaman ko talaga, takot na takot ako, syempre. Pero explain ko mamaya yung naramdaman ko kahapon. Punta muna tayo sa nangyari. Eto, kung alam nyo naman na, maraming mga YouTubers talaga na nahahack din. Extra yung kaba ko dahil hindi lang ako nahack, na-terminate din yung channel dahil sa violation strike nung nag-hack. Nalaman ko na napalitan pala yung pangalan ko ng Elon Musk. Hindi ko alam kung ano yung pinagpo-post, pero parang may nagsabi sa akin na nag-live pa daw. Elon Musk, yun din daw yung nangyari kay, kung hindi ako nagkakamali, kay Baninay ata. Anyways, yung kahapon, no, yung pangyayari kahapon na pang-hack sa akin, siguro yung pinaka-nakaka-stress na nangyari sa buong buhay ko. Stress talaga ako. Dalawa yung naramdaman ko. Dalawa yung malaking emosyon na naramdaman ko kahapon. Una, takot na takot ako. Ito, channel ko yung buhay ko eh. Ito yung pinaglaban ko ng napakatagal. Mag-iisang dekada na ata ako dito. Ito yung buhay ko. Ito yung hanap buhay ko. Diba? Ito na lahat yun. Ito yung pinangarap ko simula na nasa college pa ako. At natakot ako na mawala sa akin lahat yun. Sa utak ko, ready na ako talaga magbenta ng mga bagay dito. Dahil yun lang pinagkakitaan ko, ready na ako ibenta lahat. Medyo far off yung thought ko, no? Pero ready na ako benta yung bahay at tumakbo ng Baguio, ganun. Mamuhay ng payak doon. Totoo yun. Yun talaga yung nasa isip ko. Nasa utak ko, nagpo-post na ako sa marketplace para ibenta yung mga gamit ko dito. Dahil wala naman kasi ako ibang alam gawin sa buhay ko bukod sa pag-YouTube. Diba? So yun. Which brings us to number 2. Pangalawang naramdaman ko. Yung bang acceptance. Tinanggap ko na na, ah, baka ito na nga yung end nun. Gaya nga ng sabi ko, dobleng patong yung problema. Na-terminate yung channel. As in, natanggal na siya. Pag nagkatatlong strikes ka sa YouTube, wala ka ng channel forever. Na-affect din yung ibang mga, hindi ako makagamit Google Play kahapon. Ewan ko ba ito sa mga hackers na to. Google Play, hindi ako makapag-search sa YouTube, bawal lahat. So tinanggap ko na yon at ready na, nag-iisip na ako ng mga next na gagawin ko sa buhay ko, sa totoo lang. Pero, dun sa acceptance na yon, alam yung sinasabi nila na live like we're dying, no? Kung alam mo sa sarili mo na, ah, mamamatay na ako ng ganito. Parang hindi ka na takot gawin yung mga bagay, di ba? Hindi ka na takot gawin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Dahil alam mo, mamamatay ka. Ang morbid pakinggan, sorry. Parang ganun na rin yung naramdaman ko. Ready na, sa utak ko, mababalik lang yung channel ko, lahat ng gusto ko gawin, gagawin ko na, okay na. Kasi aminado rin naman ako na sobrang stagnant ng channel natin for the past year or so. Dahil medyo naging kampante rin ako, nagiging same na lang lahat. Hindi rin kasi ako nakakakita ng tao. Pag may tao kasi, parang alam mo yun, nakakapag-exchange ng ideas, no? Nandun yung creative juices. Wala, kasi pandemic kasi talaga ng past 2 years, no? Lockdown, ganyan. At takot talaga ako magka-COVID sa totoo lang. Naisip ko, babaguhin ko lahat yun, no? Makikipagkita ako ulit sa mga tao, makikipag-brainstorm ulit ako. Yun yung naramdaman ko, which I think gagawin ko. Marami akong gustong i-push ulit ngayon, no? At medyo sipain natin yung araw-araw na reaction lang sa memes. Gusto ko lumabas, gusto ko makipag-collab ulit. Yun yung naramdaman ko. Na-recall ko lahat, no? Kung bakit na mahal ko yung channel ko. Kasi dito ko na-express yung sarili ko. Nawala yun eh. So nandito ako ngayon sa Luneta. Kanina pa kami naghihintay ng mga kasama ko. Hinihintay ko kasi sabi nila 1 p.m. magkikita kita daw kamaya. Nakakalungkot lang kasi walang pumunta. Bukod sa kanila!
Nawala sa akin 'yon. Nawala 'yung ano ko, 'yung ganun sa akin. Hindi ko rin alam kung ano nangyari. Siguro dahil naging kampante ako sa lagay ng channel. Okay, may 3.47 million view, ano ka na, subscribers. Okay na. Alam mo 'yung ganung feeling. Pero hindi, 'no? Gusto ko maka road to 10 million. Diamond play button. Naramdaman ko ulit 'yon. Hala! May itataas ba pala 'yung pangarap? At nung nawawala na siya, nung nasa isip ko na, ay, mawawala yung channel ko, hindi ko na makukuha yun. Yun yung pangarap ko eh. Yun yung next step na gagawin ko sa buhay ko. Galit na galit ako, ano? Pa-smile-smile na lang talaga ako sa totoo lang. Pero, alam mo yung, nanginginig yung loob mo. Nagka-crush ka sa loob. Tahimik lang ako, ina-accept ko lahat yun. Mangyak-yak talaga ako kahapon. Ngayon, okay na ako. Saya na ulit ako. Pero yun, mahal ko yung channel ko. Anyways, isa sa mga tumulong sa akin, no, si Sir Roden. Ayan, maraming salamat sa'yo, Sir Roden. Maraming salamat sa'yo. Nakita ko kasi sa ibang mga channel, siya talaga yung nire-recommend sa akin ng mga tao. Yung ibang mga channels din at Facebook pages ng mga kilalang mga tao, sinolve niya din yung problema nila. So, maraming salamat sa'yo. Malaki kasi talaga po ang mawawala. Sa akin, hindi ako makakapagbayad ng mga bahay at kung ano-ano pa kung matagal akong hindi makakapag-upload. So maraming salamat kasi isa pa yun sa mga iniisip ko, paano na yung mga bayarin ko, te? Ganun. Eh syempre may mga responsibilities ako. Diba alam, may sabi nila na bawal magkasakit. No? Pag adult ka na, bawal magkasakit. Bawal uminda. Kasi pag ininda mo at hindi ka nagtrabaho, mapapabayaan mo yung responsibilities mo. Totoo yun. No, okay lang napagod ka, huwag lang may sakit. Huwag lang hindi makapagtrabaho. Okay, isa yun sa mga nararamdaman ko. Anyways, hapon na, hindi ko alam kung anong oras ako nag-message sa kanya kahapon, pero nag-respond agad siya. At within 12 hours nga lang ata, na-reclaim na namin yung channel. No? Maraming salamat kasi tatanggal lahat, no, yung iniisip ko. Yun yung pinaka-importante sa akin eh, dahil kung alam ninyo, the past years, no, nung mga nasa kalagitnaan ako ng aking YouTube career, sobrang open at vocal ko talaga sa aking mental health, no. For the longest time I was suicidal. At sobrang proud ko sa sarili ko kasi alam mo yun, meron na akong sarili kong tools para i-handle yung mental health ko. Pinost ko nga sa personal Facebook ko. Na kung nangyari sa akin lahat, ang dami kong problema kasi hindi lang ito. Hindi lang ito yung problema ko ngayon, Ligo. Dami kong problema at kung nangyari sa akin to, magiging suicidal ulit ako. No? Gladly hindi. Alam ko na na, ay, hindi ko dapat pakinggan tong boses na to. Totoo yun. Huwag niyong pakikinggan yung boses na yun sa mga nagsasuffer din katulad ko. Anyways, ayoko na mag-delve doon, pero may mga problema kayo, syempre, di ba? I-open nyo and hindi worth it yung nagsasabi sa'yo dyan sa utak mo. So, yun na. Bandang gabi, na-claim na namin bago ako matulog. Tuwan-tuwa ako. Nagtatatalon ako talaga! Sabi ko, yes! At maiyak-iyak ako! Sobra! Sobrang maiyak-iyak ako. Ito yung buhay ko. Ayoko mawala sa akin to. Alam kong hindi ako habang buhay mag-YouTube. Pero habang buhay, yung ba fire sa puso ko, mag-YouTube ako talaga. So I guess, pwede ko naman sabihin na na pwede kayong mag-expect na marami tayong mga gagawin sa mga susunod. Gusto ko ulit mag-horror na totoo lang. Gusto ko mag-story time. Ulit! Nang malala! Gaya ng dati. Gagawin ko lahat yon. Lahat. So yun lamang po yung video natin para sa araw na to. Bago natin tapusin, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng 30s na nag-message sa akin. Naramdaman ko talaga lahat po yun dahil in real life, sobrang konti lang talaga yung sumusuport sa'yo, di ba? At alam ko medyo na-boost yung na-feed yung ego ko ng konti, pero ang sarap sa feeling na may makita ka mga tao nag-aalala talaga sa'yo ng genuine, diba? So, thank you, 30s. Maraming salamat. Kung magkakaroon ulit tayo ng milestone, parang gusto ko ulit mag-celebrate kasama yung mga 30s. Ang tagal kong di nakita yung mga 30s. Love na love ko lahat yan. So, yun lamang po! Ito si Claro the Third. Round to 10 million na tayo! Game yan! Paglalaban natin yan ng buong husay!
Nagising ako dito sa pangyayaring ito. Buhay na buhay yung creative juices ko. Let's go! Bye, 30s! I love you! Mwah!